Hey guys, kagaling ko lang sa Globe Store and yay! Ay, hindi siya kasha. Ayan, sakto lang. Nice. Huawei P10. P10. Dual Leica. Huawei design. Oops. Sa likod. Huawei design. Oops. Graphite black. Let's open the box. Oop. Tabi muna natin tong device. And unboxing video na tayo. Ano ba laman ng box? So nakikita ko case, USB Type-C, wall charger adapter, oh ganun pala siya. So yep, SIM ejector pin. The case. The Huawei case. Oops. Smoke clear. Ata ang tawag dito. Parang mali ata sila. Kasi yung likod. Siya yung may... Dinig nyo ba yan? Yung likod wala. Makinis siya. Yung sa loob, yung merong parang nail file. Parang yung likod ng blue. Yung diamond cut. Ayan. Sabi mo na natin ito. And... cards. Start guide and warranty card. Ano pang laman ng box? Earphones? Astig nyo ito. Pwede mo siyang lagay dyan. USB Type-C? Yan. And, paano ba ito buksan? Yun. Charger brick. Charger brick supercharge. But yun lang yung laman ng box, guys. Well, di ko rin masasabing lang kasi hindi naman lahat ng manufacturer ng phone nagpo-provide ng case, di ba? Hindi rin lahat nagpo-provide ng earphones. And this is my first USB Type-C phone. Kaya medyo malaki adjustment sa akin kasi yung gamit ko ngayon yung main phone ko, yung S7 Edge. Then meron pa akong dalawang phone. Kaya na USB Type-B sila. Kaya medyo adjust. Okay. To the box, guys. Back to the box. Yeah. Quick unboxing ng Huawei P10. Excited ako dito sa dual camera sa Leica branded na camera ng Huawei. Let's see. Made in China, Huawei Technologies Corporated. ConsumerHuawei.com, Huawei Industry Base, Shenzhen 518129, People's Republic of China. Hmm?
64 gig, 4 gig RAM. Indicated siya. Free PC case. Nice. And the device. The device. Actually, hindi ito yung first time na mahawakan ko yung phone. Kasi, inopen namin siya sa Globe. Siyempre, for testing, baka defective. Bye-bye! Sobrang nipis, guys. As in, sobra. Pag nilapag mo siya, para siya mababasag. Look at that. Leica branded F2.2 aperture dual Leica camera. Okay, let's build the NTC. Oh my gee, ang hirap niyang tanggalin. There you go. Then, ginagawa ko rito. Dinidikit ko siya dito. Ayoko nagtatapon ng kahit ano eh. Feature videos, baka makita niyo yung mga hindi ko tinatapan. Sana gumawa pa ako ng feature videos. Yep. Dikit. Kunting himas para mawala yung mga bakat ng sticker. Yep. Looks good. Screen protector. Oops. Ooh, sarap ng tulog na yan. Wow. Whoa. Look at that. Sobrang kintab niya. Parang gusto ko itong kainin ah. Dikit din natin siya dito. Actually, kung tatanggalin ko to, pwede itong maging case, maging screen protector ng S4 ko. Wow! Balik ko kaya siya. Wow! May bubbles. Hindi ko naisip alisin yun. Sayang. Pero yun yun. Screen protector over screen protector over screen na walang oleophobic coating. Actually, ito rin namang S4 ko. So pagkakaalam ko, wala rin siyang oleophobic coating. Pero nung wala siyang screen protector or nung tempered glass, okay naman siya. Sa araw-araw na gagamitin mo, magkakaroon din siya ng oil, talim sa kamay mo, sa mukha mo, sa ibang tao, makakatabi mo sa MRT. Diba? Hindi mo rin siya malilinisin mo pa siya lalo dahil wala siyang oleophobic. Makikita mo lahat ng smudge sa screen. Parang hindi ko siya gustong alisin ah. So, yun muna guys. Next video tour, after ko yung setup yung phone, after kong ilagay yung apps ko, and after that, camera review. Okay? Bye!